Hi, Joy. Welcome to MMK. Hello po, Ma'am Charo. Kamusta ka? Mabuti po. I'm grateful and honored po na nagkaroon po ako ng chance and opportunity po na ma-meet po kayo virtually. Wow! Nice to meet you too. Joy, ibahagi mo nga sa amin, bakit mo naisipan na i-share yung kwento ninyong ni Auntie Marlita sa MMK? Ano po, kapag binabalikan ko po yung mga pinagdaanan po ni Auntie at saka yung mga sakripisyo niya po sa pamilya, it reminds me po of a selfless love and unconditional love po. Kaya ito po yung nagtulak po sa akin na ibahagi po yung kwento ni Auntie Marlita. Kasi po, I believe that her story po is worth sharing for na marami po kapulot at aral po ito. Oo, talaga naman, Joy. Pero sa'yo, sa iyong perspective, ano ang pinakamahalagang aral ang natutunan mo kay Auntie Marlita? Yung maging papagmahal, tapos po yung nang wala pong kapalit, yung pagsasakripisyo po at yung taking po the responsibility of the family po. Yung mapagpatawad kasi nga po yung ano yung father ko iniwan niya po ng papa ko po sa kanya. Tapos po yung pagiging maalagaan po, yun po yung natutunan ko kay Auntie. Talagang Pinoy na Pinoy, no? Sa ugali na natin yan, nasa consciousness natin mga Pilipino na ang mga aunties natin or even our uncles, di ba? Talagang tumatayo silang surrogate parents sa kanilang mga pamangkin, lalong-lalo na yung nawawalan ng mga magulang sa murang edad, no? Bilang isang auntie, anong klaseng auntie si Auntie Marlita? Stricto ba siya? Spoiler ba siya? Anong klaseng pagmamahal ang pinakita niya sa inyo? Kapag pasaway po kami ng kapatid ko, stricto po siya kasi alam ko po na pinangangalagaan lang po niya kami. Tapos po, kapag po may birthday, may celebration, yun po, pinapadama po niya po sa amin na po maghanda tayo kahit pansit lang, yung ganito lang. Simple lang, basta happy tayo. Tapos kapag yung hindi po namin sinasabihan na Auntie, ganito yung ano namin, yung needs po namin. Sensitive po siya, hindi pa po kami humihingi, nandun na po yung ano. Kapag meron po siyang extra. Wow! Malakas ang kanyang sense of empathy, no? Sa kanyang mga pamangkin. Okay. At saka marunong siyang magbasa ng pangangailangan ng tao. Ikaw, ano ang pinakamahalagang bagay ang na-i-contribute niya sa katauhan mo? Ano ang naging pagkatao mo dahil sa pagmamahal na ipinakita sa iyo ni Auntie Marlita? Yung respeto at pagpapahalaga ko sa pamilya. At saka yung ano po, yung katatagan po ng loob na kahit ano pong pagsubok yung dumating, hindi ko po siya nakitang umatras. Hindi ko po siyang nakitang umayaw sa laban ng buhay po. Bagkus ipinagpatuloy niya po ito at humana po siya ng paraan. Kasi yung palagi pong sinasabi ni Ate na hindi po tayo bibigyan ng Panginoon ng mga problema na hindi po natin masosolusyonan. Yun po yung pinangahawakan ni Ate po na itinuro niya po sa akin. And Joy, kung kasama natin si Auntie Marlita ngayon, anong gusto mong sabihin sa kanya? Auntie Marlita, mahirap po kasi mag-move forward. Alam mo, mahirap po tanggapin na wala ka na po sa, wala ka na po, hindi ka na po namin ka-feeling. Sorry. It's okay. Pero in God's time, alam ko po na naniniwala po ako little by little, unti-unti, matututunan po nila namin matanggap po yung katotohanan na hindi ka na po namin makikita. Pero alam ko po na nandito ka po, kapiling ka po namin. Nararamdaman ko po yung presensya mo, Auntie. Hindi ko kita makita physically. Alam ko pong ginagabayan niyo po kami. Hindi pa ako magsasawang magpasalamat sa iyo, Auntie, kasi nasa lahat po ng aspeto ng buhay, ikaw po yung isineset ko pong example, yung sa ipinaramdam niyo pong pagmamahal sa akin. At asahan niyo pong ituturo at ipababahagi ko po yung mga natutunan ko po sa inyo.
So you are so blessed, Joy, yeah, because you have a grateful heart. Yan ang iniwan sa iyo ni Auntie Marlita. At sigurado ako na sa pagmamahal na pinapakita mo ngayon kay Sophia ay masusuklian mo lahat ng pagmamahal at pag-aaruga na ipinakita sa iyo ni Auntie Marlita. Now, my last question. Ikaw ba ay magplanong magbuo ng sarili mong pamilya? Yes po, ma'am. Kung in God's will po, in God's time, kung papalarin yes. po. Oo, yan. So, I wish you the best. May you find the man of your dreams. Magmahalan kayo at magsana ay magkaroon kayo ng mga supling dahil punong-puno ng pagmamahal at pagpapasalamat ang puso mo. At yan ang talagang ipinabaon sa iyo ng iyong Auntie Marlita. Thank you very much for sharing your story. Talagang very, very, very inspiring ito. Thank you so much po, Ma'am Sharon. Okay, be happy always. Thank you so much po.